Yes, hello. What's up mga kapaparo drive vlogs ko? Kumusta po? Kumusta ang ating buong magapo, ang ating buong linggo, ang sa ating buhay pagmamaneho sa kalsada? May pag-uusapan po tayong panibago ngayon na napaka-importante, lalo na sa mga driver na mga kagaya ko. Ano ba? Paano ka ba magmaneho sa kalsada? So, tinatawag na driving position. Ibig sabihin, kailangan meron ka tinatawag na driving position. Ano ba ito? Para malaman mo, panoorin mong video ito mula ngayon hanggang sa matapos. Ano ba ang ibig sabihin ng driving position? So, bilang isang driver, matagal ka na nga ba? O baguhan ka pa? Lalo na po sa mga baguhan pa lang. Kailangan po natin, meron tayong tinatawag na driving position. Kung bakit at ano ang purpose, bakit natin kailangan ng tinatawag na driving position, ay malalaman niyo po ang kasagutan kapag kayo ay nagbabad dito sa aking videong ito. So pag-uusapan natin yan, napaka-importante, napakahalaga po ang driving position. Driving position ah, hindi ibang position ah. Driving position, napaka-importante po talaga yan sa ating mga driver. Kaya ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong driving position na nakasanayan na siyang pwedeng magligtas ng buhay nyo kung sakaling malapit na kayong mabangga or ma-aksidente? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko or sa madaling salita, hindi pa tayo magkaibigan at ngayon ka lamang napadaan dito sa aking channel na habang ako ay nagtutorial at iyong naibigan ang aking mga itinuturo, paki-subscribe ang channel ko na andyan po sa baba yung subscription icon. Isabay mo na rin po ang notification bell at nang sa ganun, notified ka po sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. At huwag mo rin pong kalimutang i-like kung iyong nagustuhan ng videong ito at paki-share din po sa iba upang nasa gayon ay malaman din nila gaano ba kahalaga ang tinatawag na driving position. Driving position, bakit ito ay napakahalaga sa ating mga driver? Unang-una, ako may papakita sa inyong clips mamaya ano, kung bakit ako may driving position na tinatawag. Kasi once na dapat ang driving position na yan ay nakasanayan mo, which is isang kamay sa manibela at isang kamay sa kambyo, ikaw ay always ready. Maraming mga mabibilis magpatakbo, ini-enjoy nila ang mabilis na pagtakbo ng kanilang sasakyan dahil totoo, masarap magpatakbo ng matulin, pero walang driving position na tinatawag, kaya pagkababangga na or sasalpok na, wala, talagang sumasalpok na lang din talaga dahil walang driving position na tinatawag. Ibig sabihin, tsaka pa lang siya maghahanap or gagawa ng position kapag babangga na siya. Eh, pag hindi na kumagat, wala. Bangga ka na talaga. Ilang beses na ako muntik-muntik ang mabangga. Pero dahil may driving position ako, mabilis po ako na nakaka-recover. Mabilis po ako na nakakagawa ng paraan. Bakit? Kasi naka-driving position na nga po ako. Ipakikita ko sa inyo kung paano yung tinatawag na driving position ko. Lalo na kapag alam ko na ang pagdadrive ko ay nasa critical akong lugar, nasa mga long drive ako, na talagang dyan talaga, hindi na iiwasan talagang aksidente dahil may mga lumulusot na bigla, ang ganda ng takbo mo, biglang ito, hindi naman si Senyas, lulusot na lang, mabubulaga ka ngayon. Paglusot niya, wala kang driving position, in-enjoy mo ang pagdadrive mo, mabilis si takbo mo, sasalpo ka na. Kaya, dapat meron kang driving position para just in case na kapag bigla siyang pumasok, apak si clutch, tira si cambio, tsaka mo banatan ng preno. Panoorin nyo, manonood tayo ng aking driving position na tinatawag. Tingnan nyo kung gaano kaimportante, kahalaga ang driving position para sa isang driver na kagaya natin. Lalo na kung matagal ka na nagda-drive, hindi dapat lang na nakatutok ang ganun. Kasi once na ikaw ay sasalpok na, hahagilapin mo pa si cambio mo,
hindi mo na yan mahagilap dahil natataranta ka na. Pero kung nasanay ka, ang isang kamay mo nasa manibela at ito ay andito na talaga, wala, hindi ka po basta-basta matataranta pag alam mong ikaw ay malapit ng sumalpo. So, tara, panoorin natin. Tingnan nyo yung aking driving position na nakasanayan. At sana po ay maging driving position din po ninyo. Madayit. Dapat meron kayong driving position na tinatawag na makakasanayan. Yung driving position na ituturo ko sa inyo ngayon na makikita nyo sa akin yan, nakikita nyo na nga, yan po ay driving position para madali kang makakagawa ng paraan pag ikaw ay malapit ng maaksidente, mabanggo o ano pa man. Yan, kasi kapag naka-driving position ka ng ganyan, isa sa manibela, isa sa cambio, once na alam mong babangga ka dahil mabilis ang takbo mo, halimbawa, naka-ready na kaagad yun. Hindi ka na matataranta, nahahagilapin mo pa, kakapain mo pa kung cambio. Na kung minsan, dahil sa pagkataranta mo, hindi mo na siya mahagilap. Kasi, yun nga, natataranta ka na. Kaya nangyayari, wala na. Hanggang sa nababangga, na-aksidente ka na. So, itong driving position po na to, napaka-importante nito. Dapat sanay ka sa ganitong driving position. Para at least, kahit pa paano, yun nga, ulitin ko, madali kang nakakagawa ng paraan pag ikaw ay malapit ng mabangga. Sa akin, may mga pagkakataong ganyan na muntik-muntikan na ako ng bangga dahil sa bilis ng takbo ko. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa driving position ko na to, ayun, madali akong nakaka-recover. Madali ko nagagawa ng paraan kasi nakaredy na yung kamay ko eh. Alam ko na ang gagawin ko just in case na meron ako nakikita na maaaring maging ika-aksidente ko. So sana guys, yan ang matutunan nyo. Ganyan po ang dapat na makuha nyong driving position. Yan. Hindi yung parehas ng kamay nyo nasa manibela. Pagdating ng oras, na wala kayo sa cambio, pagdating ng oras, wala, hagilapin nyo ba yung cambio. Pag hindi nyo nagilap, makabangga kayo sigurado. Nakita nyo yung driving position na tinatawag ko. Ganon yung aking driving position. Talagang ako nasanay na ako na naandyan lang ang kamay ko sa manibela, hindi po nakaganyan. Nandito po ang isang kamay ko sa cambio para just in case na ako pala ay sasalpok na dahil sa mga driver na mga makasarili sa kalsada na hindi naman talaga iniisip ang kapwa nila driver, ay nakakagawa po ako ng paraan kaagad-agad. Mabilis ko na inyo-neutral ang aking sasakyan habang tumatakbo. So, just in case, bigla pong bababagal ang takbo mo kasi wala nang impact ang makina mo. Ang nagdadala na lamang po noon ay ang hangin o ang dati niyang bilis. Pero madali mo nang mamanage yun kasi wala na siyang makina. Kaya, pwede mo nang ipreno. Hindi ka basta-basa sa salpo. Paano? Nandito naman po ako sa aking paulit-ulit na paalala sa inyo. Sa ako lang nga ng kaalaman, disgrasya o aksidente ang inyong maaring kahantungan. Kaya po narito ang aking channel upang kayo ay tulungan, madagdagan ang inyong kaalaman, lalo na po sa mga bagong nagdadamaneho pa lamang po sa kalsada, sa mga bagong natututo, or else kahit po doon sa mga matatagal na nakakalimot po. Kaya narito ang aking channel upang kayo ay matulungan. Paano? This is your Papa Rudre Vlogs na napatuloy po ng papasalamat at nagsasabi sa inyong hasta la vista baby. See you on my next vlog. Bye bye. God bless all. Ingat-ingat po sa pagmamaneho sa kalsada.